Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mauing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak. Mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna nag-aalin puyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba na iyong naigawa ng tanglaw upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat. Parang damit na inayos, ngayon ay nakayag. Sa liwanag ng araw, natatakot ang masama, pagkat ang karasay hindi nila magagawa. Napunta ka na ba sa pinagmumulan ng bukal? Nakalakad ka ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan ng kantungan ng ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag o ang kadiliman? Kung saan nabubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat humangga? O sa pinanggalingan, kaya nang papabalik mo sila? Ikaw ay matanda na baka nga iyong kaya. Pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay bata na. Ang sagot ni Job. Narito, ako'y hamak, walang kabuluhan. Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi di na uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, hatid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y
pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako ay makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa siyol ay naroon ka, kung doon ako manganlong. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhang kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo ang akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Dinggin ninyo lahat ngayo ang tinig ng Panginoon sa loob ng mahina ho. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Korazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa ubo o sa abo upang ipakalalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit. Ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang sagot ni Job, "Narito ako'y hamak, walang kabuluhan. Wala akong isasagot, bibig ay tatakpan." Magandang tanghali po sa inyong lahat. Unang Biyernes ng buwan at araw ng ating pagdedebosyon sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng parangal at pagpupuri. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Sa bandang huli ng ating unang pagbasa, sinasabi dito na nanahimik na lang si Job. Wala na siyang nasabi.
at wala na siyang masabi. At nangyari yon pagkatapos na ipaalala ng Diyos sa kanya lahat ng kadakilaan at kapangyarihan na nagagawa ng ating Panginoon. Sa harap ng Diyos, kung tutuusin, tayo ay mga alikabok lang naman talaga. Kung marirealize lang natin kung gaano kalaki ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos, mapapatunayan din natin sa ating sarili na tayo ay pawang mga alikabok lang sa mata ng Panginoon. Sa pagkakataon na ito, si Job, pinangahawakan niya ang kanyang pagiging walang sala. Kahapon, sinabi sa ating unang pagbasa, sinabi ni Job, alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas. Pero yung sinasabi niya na tagapagligtas ay hindi naman yung Diyos. Ang sinasabi niya na tagapagligtas ay ang kanyang pagiging inosente at walang sala. Dahil sa isip ng mga Hudyo, nung panahon na yon, mamalasin ka, magkakaroon ka ng kamalasan, makakaranas ka ng paghihirap kung ikaw o ang iyong mga ninuno ay nagkasala. Pero sa kaso ni Job, alam nating lahat at alam niya rin na siya ay mabuti. Wala siyang ginawang pagkakamali. Pero sa kabila nun, namatay ang kanyang mga anak, nawala lahat ng kanyang ari-arian. Kaya pinangahawakan niya sa harapan ng Diyos ang kanyang pagiging walang sala at inosente. Pero dahil pinaalala sa kanya ng Diyos ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos, wala na siyang nasabi. Minsan sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, minsan hindi rin natin maiwasan na panghawakan na wala tayong ginagawa. Minsan hindi rin natin maiwasan na panghawakan na tayo ay mabuting tao. Kaya nga marami tayong naririnig o siguro minsan nasabi natin sa ating sarili o sa iba, mabuti akong tao kaya pinagpapala ako ng Diyos. Mabuti naman akong tao, bakit kaya ganito yung nangyari? Bakit kaya ganito ang ginawa ng Diyos? Lagi nating tatandaan na kahit anong kabutihan natin, kahit anong bait natin, pinagpapala tayo hindi dahil mabuti tayo. Pinagpapala tayo dahil mabuti ang Diyos. In other words, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Wala tayong maisusumbat sa Diyos. Dahil kung marirealize nga lang natin, katulad ng nangyari kay Job, kung marirealize lang natin kung gaano kalaki ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos, ang tanging nating magagawa ay katulad ng ginawa ni Job. Manahimik na lang at magtiwala. Manahimik, magtiwala, at magpakumbaba sa kapangyarihan sa harapan ng Diyos. Ganun din ang ginawa ng ating Poong Jesus Nazareno. Kung si Job pinangahawakan na siya ay inosente at walang sala, ang ating Poong Jesus Nazareno hindi rin nagkasala. Wala ding ginawang masama. Pero ano ang nangyari? Sa kabila ng kanyang pagiging walang sala at inosente, siya pa ang nagpasa ng krus. Siya pa ang namatay ng sa krus. Siya pa ang naghirap. Hindi dahil sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang sarili, pero para sa ating lahat. At ang lahat ng iyon ay tiniis niya dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito minsan yung nagiging problema natin. Hindi natin minsan makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin masyado makita minsan o maranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya ang nangyayari,
hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung sinasabi ng Diyos na sa aba mo, Bethsaida, sa aba mo, Bethsaida, at sa aba mo, Corazin. Bakit? Nasabi ito ng ating Panginoon dahil kumilos siya, marami siyang ginawa sa gitna ng mga taong ito, sa gitna ng bayang ito. Pero ano yung isinukli ng mga bayang ito? Ang hindi nila pagtanggap at hindi nila paniniwala. Siguro dahil hindi nila tinanggap sa katigyasan ng ulo. Siguro hindi nila tinanggap dahil iba yung Mesiyas na inaasahan nila. Sa ating buhay, mga kapatid, marami ding pagkakataon, marami din tayong nagiging dahilan para hindi makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Minsan, kapag kayong mata natin nababalot na ng luha at pagdurusa, hindi na natin makita ang kilos ng Diyos sa buhay natin. Kung minsan sa sobrang dami ng pinapanaghoy natin sa Panginoon, sa dami ng ating dinadala sa Panginoon, boses na lang natin yung naririnig natin, hindi na yung boses niya. At kung minsan sa dami ng ating galit sa ating kapwa, minsan hindi na rin natin maranasan yung pagmamahal ng Diyos na binibigay niya sa atin. Pero ang mensahe sa atin ng ating mga pagbasa ngayon, sana mapagnilayan natin at ma-realize natin kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kung gaano kadakila ang ginagawa ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga sa ating unang pagbasa, pinapaalalahanan tayo sa pamamagitan ni Job. Sinabi sa kanya ng Diyos lahat ng kadakilaan na ginagawa ng Diyos sa buhay ni Job. At kung titingnan natin, mula pa lang pagising natin, sa paghinga natin, sa paglakad natin, sa pang-araw-araw at bawat sandali ng buhay natin, naiisip ba natin, nare-realize ba natin kung papaano kumilos ang Diyos? O baka naman nalalagay yung focus natin sa mga sarili nating pinagdadaanan o di kaya naman sa mga sarili nating ginhawa? Maraming mga dahilan para hindi natin makita, maramdaman ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Pero sana hindi maging dahilan yung mga yon para hindi natin ma-recognize, hindi natin makilala ang kilos ng Diyos sa buhay natin. Dahil kung hindi natin makikilala at mararanasan, makikita ang kilos ng Diyos sa bawat sandali ng buhay natin, sa aba natin kung mangyari ang ganun. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, habang naglalakbay tayo sa buhay na ito, nawa maalala natin, maisip at mapagnilayan natin kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin, kung gaano kalaki ang kapangyarihan at paggabay ng ating Poong Hesus Nazareno sa atin, hindi lang sa araw-araw pero sa bawat sandali ng ating buhay. At kung mapatunayan natin sa ating sarili na ganun kalaki ang kanyang pagmamahal, nawa madala nun sa atin o matutuhan natin ang magpakumbaba sa kanyang harapan at umasa sa kanya kahit ano pang kalagayan ng ating buhay. Masaya man o malungkot, maginhawa man o mahirap, matuto tayong maging mapagkumbaba sa kanyang harapan. Dahil wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. At kung matutunan natin na maging mapagkumbaba sa harapan ng Diyos, nawa marating natin ang ating patutunguhan sa bandang huli ng ating buhay, sa piling ng ating Diyos, sa piling ng ating Poong Hesus Nazareno. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo at tumugon sila sa tawag ng pagbabalik, loob at pagbabago. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang simbahan, naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga pinahina ng pagkakasakit, naway mabigyang lakas sa pag-ibig at suporta ng kanilang mga kapamilya at mga mahal sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Ang mga tapat na yumao, naway makamta ng walang hanggang kaligtasan, manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming mga pagkamakasarili at buksan ang aming puso na tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap. Sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong ipinapaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Francisco at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinapantulong ng simbahan sa mga naapektuhan at nasasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Faris Finance Office. Ito po ay nakakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pag-aayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.